Magandang araw mga ka-farmers. Hi mga ka-farmers. Binisita pala namin yung palayan ng magulang ng asawa ko. Itong palayan na to ay sinaupan lang nila. Sila lang yung nagtrabaho kasi yung mag-ari hindi makatrabaho kasi nakatira na sa lungsod. So sila na yung pinatrabaho. So ang patakaran sa anong tawag yun? Yung bahay, ano? Ang sa hatian ay kalahati. Kalahati sa may-ari. Kalahati din sa nagtatrabaho. Ito pala yung basakan nila. Na tinatrabaho nila. Yan. Pagkatapos lang mag-madboot, so sobrang linis na. Baka manlis siguro to matamnan kasi bukas is Sunday. Pang Easter day naman pag Sunday, di ba? So Monday na to. Tatamnan. Yan po lahat yung palayan nila na sinaupan. Ang problema na nito ay yung expenses, yung mga gastusin. Sobrang laki ng gastusin nito. Yan mga ka-farmers. Bagong-bago lang yan natapos sa pag-mamadboot. Ilang kawan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, lahat na kawan dito mga ka-farmers. Araw mga ka-farmers. Ngayong araw mga ka-farmers ay maghati tayo ng mga palay. Yung mga talod, maliliit na palay na ililipat tanim. Kasi magtatanim ngayon yung magulang ng asawa ko doon sa kabila. Kaya samahan nyo kami. Yan mga ka-farmers ay nandito na kami sa palayan ng mga magulang ng asawa ko, magulang ko. Yan ay ilagay namin doon sa kapalayan nila. Kailangan namin tukbuhin ito, pasanin ito, eh malaylay eh, may tawag doon, may irrigation kasi dito, hindi tayo makapunta doon, so kailangan natin pasanin ito, kaya samahan nyo kaming pasanin itong mga tago na ito o maliliit na pala na ito. Thank you.
ka-farmers, nakatapos nating tawag dun, kinuha yung mga palay or yung mga tagod dun sa tricycle, dun. Pupunta dito. Ito pala yung laman ng tagod, ay yung sako. Yan yung laman, yung palay. Ngayon ay dumating na si mama, yung magulang ng asawa ko. Nilagay na yung mga tagod o yung mga maliit na palay para ililipat tanim. Para yung magtatanim ay hindi na mahasol o parang kukuha lang sila, tanim na lang. Kaya kailangan talaga i-spread yung mga maliliit na palay na yan sa mga kahon-kahon. Yan po lahat yung pagtataniman mga ka-farmers ng may ng malinis na yung may tubig. Yan po lahat. Ganito yung buhay namin mga ka-farmers sa isang magsasaka. Kaya kailangan mong kumayod para may anihin tayong bigas kinabukasan. Ayan mga ka-farmers, dapat yung mga tagod o yung mga palay kailangan may 1 meter distancing. Oh my God! Wow! Yung kanina mga ka-farmers, yung mga sako, kukulangin pa yun. Kailangan natin kumuha ulit dun sa bahay natin sa likod. Kasi nandun yung mga tinagura natin, yung mga maliit na balay. Binubunod pa ng yung iba eh. Okay, kasi dito mga ka-farmers, kailangan ng 1,000 palay, yung maliliit na palay na may mga bungkus din yan. Yan. Isang palay na yan is 1.50 pesos pag binubunot. Yung nagbubunot, ang bayaran namin is 1.50 pesos each. So, kailangan namin ng 1,000 na ganyan na isang bungkus para lahat nitong kahon to ay matatanam natin. Kaya kailangan pa natin umuwi para magkuha yun naman. Araw na ubos ba? So, pag-uwi. Ang mga ka-farmers, talagang kulang na kulang yung dinala namin kanina. Kasi yung dinala namin kanina, ito is 600 na yata. 600 na naman, no? 600 na, eh? 600? Okay, ang gida ba? Pilay ko ang nanay. Kulang na 320 mga kapanus yung tagod. Ano pa? Yara ba yun nahon? Maraming butik yung ulo ating mga ka-farmers sa isa pag
yun. Yung sa may sakom, may mga lupa palayo. Buhat at kanina ng mga sakop. Kaya putik na yun, putik tayo. Pamuli pa kanto! Oh! Magwat ka nimo! Hawain. Sabay. Bye. Mga farmers, yan mga yung mga mayayaman dito sa Tubogay. Ruhul! Bituhan matarili ako. Pag ipakita ng pagkagwapon. Yan mga ka-farmers ay nagaratingan na yung magtatanim sa palayan ng magulang namin. Pagtatingan na sila. Taga dito lang dito naman sila, taga Tubog. Ito pala yung mga banggiitan nating mga manimay. Banggiitan. Mabibilis na magtanim mga ka-farmers. Ito yung mga maasahan sa Tubog ng mga tao niyan. Makita din. Mo na kuso. Hina. Guys, nagsisimula na sila magtanim. Wala pa isang segundo, wala isang kahon na. Oh my god! Wow! Og apilo na yung duha ka bill punong tanong mo na wala yung sa kanila ni. Oy pagmasa mo una bit kani eh kunti unti. Berto. Ano? Kira tanong pamilya. Akin yung anak. Oh, okay. Kita man. Kita man. Kaluha? Hadiya. Nga. Eh, ano ba? Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day, my beginning will be as bright as the sun, come won't you come along, and it feels so bright, it's like luck is raining on me. And follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love.
it's you, yeah. Boy, the one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. Beautiful day, and I'm smiling, holding on to your tight. I guess our hearts cannot lie, and it feels so right. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we're... 5 minuto lang, malapit na silang matapos sa isang kahon. Yun ay uwi muna kami kasi makukuha muna kami ng mga tagor at palayan na ilagay dito kasi kulang mo yung mga tagor natin eh. Kaya uwi muna tayo. Ano, farmers, uwi muna tayo mga farmers para pumuha tayo ng mga tagor o maliit na palay. Kanina mga kapamers, sabi na kala namin hindi kami makakaabot dito kasi yung road ng dinaanan namin kanina ay nalubog yung wheels namin. So kala namin hindi kami makapunta dito kasi umulan yung road dito kasi putik. So yung wheels ko, yung wheels ng tricycle is nalubog. Kaya ngayon ito na naman yung problema namin. Mabalik na naman kami. Baka gano'n naman yung mangyari. Sana hindi. Kaya samahan nyo kami. Mga ka-farmers, maghati na naman kami ng tagol or maliliit na palay. Yan, tatlong sako na yan. Single na lang gamit namin kasi pag tricycle, lulubog lang yung wheels niya. So, nahihirapan kami. So, single lang gamitin namin. Yan mga ka-farmers, sana kayanin namin yung tatlong sako na yan. Single lang yung gagamitin. Sana hindi kami mahirapan. Ito na kami mga ka-farmers. Yan. Ilagay namin dun. So, papasanin namin itong tatlong sako, yung isa, nila ni Papa. So, yung dalawa, papasanin natin. Samahan niyo ako. Yan mga ka-farmers, malapit na pa sila, malapit na pala silang matapos mga ka-farmers. Nasa baba na sila. Kaya yung hindi pa natanaman ay mga 1, 2, 3, 4, 5, 6 na kahon na lang na maliliit. So wala pa sigurong 5 PM tapos na siguro sila kasi yung oras ngayon is 1:46 pa lang. Malapit na silang matapos, ano pa kaya words yung maliliit na kahon na. Ang bilis talagang magtanim tong mga batang ito na may kasamang mga magulang. So 7 sila lahat whole day. Mga ka-farmers, mainit dito pero hindi siya mainit sa katawan kasi may ambon at may malakas na hangin kaya hindi masyadong mainit. Pero mainit yung panahon. Mainit yung panahon pero yung impact niya sa amin ay hindi mainit. Kasi nga may ambon, may kunting ulan. Minsan-minsan, tapos yung hangin ay sobrang lakas kaya hindi siya mainit sa katawan. Kanina mga ka-farmers, nung papunta pa lang kami dito, nag-single lang kami, yan ang gamit namin. Kaya sobrang
dumi na niya. Muntika na naman kaming ma disgrasya. Kasi yung sako ko sa harapan, yung dala ko, ay muntika na mahulog. Kaya muntika na rin kaming ma, ganun, ma simplang. So hirap talaga. Kasi yung daanan noon talagang sobrang putik at yung malalim na siya, may mga tubig at malalim na siya. Kaya mahirap talaga pasukin to, dito. Pero test lang tayo mga ka-farmers, hindi naman araw-araw ginagawa natin to. Pag may ating araw lang na may tanim, every 3 months yata yung, in 3 months mga ka-farmers, ay ahanihin na to. So starting today, August, September, October, November, mga December siguro mga ka-farmers ay aanihin na to. So pagkatapos ng December, mga January to February na naman ay taniman na naman kung may ulan naman, kung may stock na maraming tubig, doon lang tayo magtatanim. Doon lang tayo busy yung mga tao dito. Kasi pag umulan, talagang lahat ng mga farmers dito, mga ka-farmers, ay talagang mabilisan talaga silang magtatanim para yung tubig ay hindi sayang. Kasi pag ganyan, yan, ganyan, pag na puno yan ng tubig, kinabukasan, wala ng tubig yan. Kasi sisipsipin lang yan ng lupa. Pero pag ganyan na mga ka-farmers, talagang hindi na sisipsipin kasi may tubig sa silalim dyan. Yan kan, yan may tanim na yan. Kaya hindi agad dyan na naubos yung tubig kasi nga yung lupa niya na is parang ang tawag dun, malambot na yung lupa yan. Kaya hindi na siya masyadong sisisip ng tubig. Di kumpara sa yun, may maraming damo, talagang sip-sipin ng lupa at yung mga damo yung tubig. Ito mga ka-farmers, yan. Yung isang kahon na yan, yan. Sayang yan mga ka-farmers. Ang laki pa naman yung kahon nito. Eh, walang tubig, hindi na nga iniraro kasi pag iniraro, nakakaawa yung kalabaw. Si sobrang anong gahi nito, yung tawag yun, hard na, masyado na siyang hard parang, at mabato itong lupa na to dito sa ibabaw. Dito sa palayan na to mga ka-farmers ay talagang mahirap dito magtrabaho. Kasi yung daan ay pasikot-sikot, ay hindi madaanan ng mga malalaking sakyan. Kasi nga yung daan is kuwanan siya road, yung parang lupa lang. Pag umulan talagang hindi siya madadaanan. Kahit nga yung single is mahirapan, ano pa kayong mga 4 wheels or 3 wheels. Kaya hirap talaga dito magtanim. Pero kahit mahirap mga ka-farmers, lang sayang naman pag hindi natin tinaniman, malaki pa naman itong palayan dito. At yung kita dito is malaki din. Yung dating cropping dito mga ka-farmers is 70 to 60 yata yung last na cropping dito, yung naani. Talagang malaki-laki yun mga ka-farmers. Yung sa isang sako tumitimbang siya na 34, binila na yun
ibinila na yun sa mainit sa kaya 34 at yung per kilo ng palay mga ka-farmers is naglalaro lang sa 20 to 21 or 22 pag mahina. Pag mahina yung mga palay mga ka-farmers is naglalaro sa 24-25. So 24 or 25 times 34 yun yung equivalent niya mga ka-farmers per sack. So maabot sa mga 700 to 800 mga ka-farmers yung per sack. So 700 to 800 times mo sa 60 sack, talagang malaki-laki lang din yung kita. Pero mga ka-farmers, so itong palay na to ay hindi naman sa magulang ng asawa ko, sila lang yung pinatrabaho, kaya ang sa kanila lang ay kalahati. So kalahati 60, kalahati, so 30 mga ka-farmers, 30 lang sa kanila, 30 din sa mag-ari. Pero mga ka-farmers ay kinukuha yung mga expenses like abono or fertilizer mga ka-farmers, or ang fertilizer mga ka-farmers ay naglalaro din sa 1-2 to 1-1 per sack. So dito mga ka-farmers, itong palayan nito ay umabot ito na muntik lang mag 1 hectare. So nasa 3/4 lang ito mga ka-farmers sa 1 hectare. So ang mga fertilizer o mga abono na gagamit dito is umabot sa 6 or 5 or minsan 4 lang pag wala talaga expenses. Parang talagang gipit na gipit talaga mga ka-farmers, lalaro na ngayon, ang gipit na gipit kasi yung mga palay ngayon ay no, mga stock ng mga palay ay binibinta kasi nga walang ibang pagkukunan ng mga expenses. So 4 lang minsan. So dapat talaga mga ka-farmers ay 6 ang kinakailangan dito kasi malaki-laki to eh. Talagang mahirap talaga mga ka-farmers pag wala kayong expenses. Talagang nangangati talaga yung ulo mo o yung buhok mo. Nangangati kasi wala tayong, saan tayo kukuha ng mga expenses. Wala naman tayong trabaho. Dito lang tayo, dito lang tayo umaasa. Kaya sana malaking kita dito pag ani na. Sana may ibigyan tayo ng malalaking blessing. Lalaki lang yung kita nito mga ka-farmers pag kumpleto talaga yung abono like 14-14. Ang 14-14 mga ka-farmers ay yun yung unang ititira mga ka-farmers, yung isasabog para yung tawag dun sa mga maliliit na palay na yan ay parang mas strong sila, yung ugat nila ay parang kakapit talaga sa lupa kahit anong ulan o ano pang bagyo or mainit, talagang kakapit siya at hindi siya makakawala sa lupa. At pagkatapos mga ka-farmers ay yung putas, yung tawag na putas or 1620 or 4600 yata yun mga ka-farmers, yun ang kailangan pag malaki na yung mga palay. Pag may parang nagbubuntis na mga ka-farmers ay dapat yun ay tira yung putas mga ka-farmers, yung 4600. At pagkatapos naman mga ka-farmers, pag talagang malaki na sila, ang last naman na ititira mga ka-farmers ay yung si urea. Yun yung talagang nagbibigay ng mabibigat na palay at malalaki. Yan mga ka-farmers ay natapos na din sila. Yan, sa wakas. Kapagpahinga na naman tayo. Salamat sa Diyos at natapos din yung pagtatanim nila. At sana
maing bunga to sa next 3 months. Salamat sa panonood mga ka-farmers. Do you want to know?